Vicente Brands. Ang nanalo para sa Victory Raffle Draw, I see. Michi L. Pabiloña, makatumbali sa Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Midi Crystal Brands, ang ating weekly draw winner ngayong araw, I see. Marlo Bulagaw ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw, I see. Sir Jose Manigdao ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming maraming salamat po. Good morning, everyone. Dito sa Nature's Medic Rojas Branch, para po nanapit. Ang maswerteng nabunod ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Ito po sa ating Teachers Medical Nail Brush. Ang swerte na nalo sa linggo nito ay si Rosalyn Villarmino ng Pasadena El Nido. Ma'am Rosalyn, maraming salamat po at congratulations po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ayan Sina ng Purukuan Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Hello, good morning po. Narito na naman po tayo sa ating fourth weekly draw ng Nature's Medic Branch Batarasa. Congratulations! Olive Musa ng Marangas. Ayan, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Abungan Branch, ang mapalad na nanalo ay si Michelle Magon, Barangay Bato, Taytay, Palawan. Congratulations po at maraming salamat. Hindi na lang radyo at television, broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan, na papakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station 107.1, Radyo Bandera Nara 96.9, Radyo Bandera Quezon 104.3, Radyo Bandera Rizal 89.5, Radyo Bandera Brooks Point 94.5, Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa 98.9, Radyo Bandera Cuyo 93.9, Radyo Bandera Rojas 107.1, Radyo Bandera San Vicente at 88.7, Radyo Bandera Coron, mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Para sa inyong mga reklamo, sumbo at payong ligal, aaksyonan niya dito sa Aksyon! Bandera! Bandera! Magtungo lamang sa tanggapan ng Radyo Bandera News Philippines Incorporated na matatagpuan sa Rojas Street, Puerto Princesa City. At ito'y aaksyonan kasama ang inyong kabandera, Kaluwi La Rosa! Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon, dito lang sa 88.7 Radyo Bandera! At ngayon, narito na, ibabandera, aaksyonan ang inyong mga reklamo at sumbong Kaluwi La Rosa! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Magandang tanghali, Bansang Pilipinas! Aksyon! Ikaw na naman! Kakukunan na ako naman! Aksyon! Bandera! Ang iba! Aksyon! Bandera!
Bandit! Balog sa tayo nung ito. Hey, Kuya Bing, nasa labas. Kuya Bing! Aksyon! Bandit! Hanap ko, oh. Aksyon! Bandit! Magandang danghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Aksyon! Bandit! Sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Aksyon! Bandit! Araw po ngayon ng Biyernes, ika-siyam sa buwan po ng Oktobre, taong 2020. Aksyon! Bandit! Sumasa inyo po ang palatuntunang Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Aas nun, ha? Kasama po ang inyong lingkod! Ang pambato po ng Barangay Bangkaw Bangkaw, ka Gerald Gales, ang batang squatter, ganap na pong broadcaster! Aksyon! Talaga naman, basta magaling yan, walang problema. Bigay mo lang! Aksyon! Bandera! At ang palatuntunang ito, Aksyon! Bandera! Ay hatid sa atin ng DTX 500. Aksyon! Bandera! Ito po ay nakakatulong na magpalakas po ng atay sa pamamagitan po ng pagpapalabas ng mga toxin galing po sa ating iniinom at kinakain araw-araw. DTX 500 may pinakamataas na ORAC value, isang powerful antioxidant na nagwawalis ng mga free radicals sa ating dugo, isang compound na nagsisira po ng ating atay. DTX 500, iwasan ng fatty liver na nagbubunga po ng bato sa apdo at liver cancer, iwasan po ang pagtaas ng SGPT o yung pong pamamaga ng atay. Mag DTX 500 araw-araw. DTX 500, bibili na uli sa lahat po ng mga pharmacy na malapit po dyan sa inyong lugar. Aksyon! Bandera! At sa mga gusto rin pong magpa-check up ng kanilang puso, Aksyon! Bandera! Pwede po kayong pumunta magsadya sa Chinatown Mall Center. Nandyan po ang Life Extension Clinic. Aksyon! Bandera! Pwede pong gumabay o malalay sa inyo, magpa-konsulta, magpa-check up, libre! Aksyon! Bandera! Bumili na rin ho kayo ng vitamin D3 nila. Vitamin D3 po ay nagpapalakas ng selula ng ating mga katawan. Aksyon! Bandera! Highly recommended po yan. Galing po, made in US po. Aksyon! Bandera! At 10 piso kada subject. Iinom po kayo niyan dalawa, araw-araw, para maging mabisa yung pong Vitamin D3. Kasi po ang vitamin D3 is for longer life. Aksyon! Bandera! Alas 11:15 ho ng tanghali. Aksyon! Bandera! I-update ko muna kayo sa linga para sa mahihirap. Ay siya nga pala, ha? Maligayang pakikinig. At maraming salamat kay Ermi Aguirre ng Barangay Tinigiban. Lagi po nakikinig doon ng bandera. At nakasuporta rin po sa linga para sa mahihirap. Ate Mel, ha? Nakuha ko na yung listahan. Ito hong si Ermi Aguirre, dyan po sa Barangay Tinigiban, ay hindi siya miyembro ng linga pa, pero nagbigay. Nagbigay ng halaga para po doon sa mga abuloy ba? Nagbigay ng abuloy para po sa mga namatay na miyembro ng linga. Pero siya hindi miyembro ng linga. Nagbigay lang siya. Maraming salamat, ha? Papalain si Ermi Aguirre ng Barangay Tinigiban. Aksyon! Bandera! Ito na yung pong mga namatay na miyembro ng lingap na pag-iipunan po natin. Aksyon! Bandera! Number 42 hanggang number 50 po sa listahan natin. 42 na namatay, si Gonda Tulop ng Barangay Kamuning. Number 43 na namatay, Roberta Quinones ng Barangay Santa Monica. Number 44 na namatay, Joaquin Batul ng Barangay Santa Monica. Number 45 na namatay, Antonio Villame ng Barangay Mangingisda. Number 46 na namatay, Lorna Laha ng Barangay Tagabinit. Number 47 na namatay, Lilita Ibanez ng Barangay Simpukan. Number 48 na namatay, Esther Hermosora ng Barangay Mandaragat. Number 49 na namatay, Soledad Banyaga ng Barangay Nagawansab. Number 50 na namatay, Alan Go ng Barangay San Pedro. Aksyon! Bandera! Mga miyembro po yan ng lingap na namatay na dapat nating bigyan ng abuloy galing sa mga miyembro ng lingap.
5 piso lang po yan, pero yung 5 piso ninyo, pag nagsama-sama yan, malaking halaga yan. Nakapagbibigay ho tayo ngayon, ha? Ngayong meron pang pandemic, meron nakapagbibigay tayo ng mahigit 9,000 pesos doon po sa pamilya. Kung sino man po yung mga miyembro ng Lingap na namatay. Aksyon! Pandem! Kung wala lang hong pandemic, nito mga nakaraan, mahigit 20,000 na po yung naibibigay natin, eh, di ba? Yung iba medyo nag-inactive, gawa ng talagang irap din sa panahong ito. Aksyon! Pandem! Pero pagka natapos ito pong pandemic na ito, bubuelot na dami tayo ulit. Aksyon! Ganon pa man, bukas po ang linga para sa mahihira para sa inyo, sa mga gusto pong magpamyembro. Dahil ang kamatayan, walang pinipiling panahon, oras. Kung kailan man yan, maski ngayong edad, bata, matanda, walang pinipili yan. Mas maganda ho na meron tayong matatanggap na tulong, abuloy galing sa ating mga kapwa-miyembro. Tandaan ninyo, pagka tayo po'y namatay, ang hirap humingi ng tulong kung kanino man yan. Kahit pa sa gobyerno, pababalikin ka ng pababalikin. Katakot-takot na mga requirements pa ang kinakailangan mong i-comply. Pag na-i-comply mo na at nakabalikan na ng 3-4 na beses, ibigyan ka 500 pesos, 1,000 pesos, kita nyo na. Ganun lang, maliit lang, di ba? Pero kung dito tayo sa Lingap, nagtutulungan, 9,000 mahigit pwedeng ibigay. Wala nang ibang requirements, basta maging active member ka lang, hintayin mo lang, at mabibigyan yung pong pamilya mo ng tulong. Aksyon! Bandera! Sa mga gusto magpamiyembro, pumunta na ho kayo dito. Araw-araw bukas yan, simula Lunes hanggang Sabado. Diyan po sa labas yung pong opisina o dito po sa loob, yung pong opisina ng Linga para sa mahihirap. Aksyon! Bandera! Sa COVID naman tayo, COVID-19 alert na naman tayo. Update! Bandera! COVID-19! Ang update natin sa COVID-19 alert, sa buong mundo muna tayo. Bandera! COVID-19! Meron na tayong 36,462,168 sa buong mundo, pinagsama-sama ang bilang galing sa iba't ibang bansa. Ang mga gumagaling naman na sa 27,451,787. Ang mga namamatay naman na sa 1,061,648. Ganon kalaki. O, sa bansang Pilipinas na ho tayo. Dito sa atin sa Pilipinas, meron ho tayong 331,869. Ang gumagaling ay nasa 274,318. Ang bilis, ang daming namatay. Kahapon nasa 5,000 mahigit. Pero ngayon po 6,069 yung namatay. Ha? Kahapon mahigit 5,000, ngayon 6,069 yung pong namatay dahil sa COVID sa buong Pilipinas. Oo, ganun karami, 6,000 mahigit. Dito na tayo sa atin, sa lalawigan ng Palawan. Sa lalawigan ng Palawan, meron tayong 84, pero mukha may dagdag dyan sa bayan ng Kuyo. I-update natin, ha? Pero yung hawak ng ating listahan sa ngayon, ang kumpirmado is nasa 84. Ang Kuyo ang nangunguna at pinakamaraming local case, local transmission. Kuyo ay merong 38, pero madadagdagan pa yan mamaya ng konti pag nakausap na natin si Mayor Makoy. Ang Puerto ang sumusunod, merong 25. Pangatlo ang bayan ng Coron, meron pong 14 positive. Pang-apat ang bayan ng Soproño Espanyola na meron pang 3. At ang Magsaysay, ang Agutaya, ang Kulyo na Tanga Burlan ay merong tig-iisang positive. 292 ang gumaling at napagaling na ho ng mga doktor natin sa buong lalawigan ng Palawan. Dito sa atin, may hinihintay pa tayong 50 na swab test result. Yun po yung mga close contact ng mga nag-positive na nahawa na nagmula dyan sa Barangay Mandaragat. Diba? Nakahawa yan ng taga-Barangay San Jose. Ilan yung sila doon? 4. Tapos nakahawa rin yung pong sa Barangay San Pedro. 2. Meron tayo dyan San Pedro. 2. Meron tayong Tinigiban. 1. May sa San Manuel. 1. Tagburos, meron din tayong 1. Baka ngayong araw ilabas o sa susunod na araw, mga oras, araw, pagka nilabas yan, eh, babalita rin ho natin kaagad tungkol po doon sa 50 na close contact na
nakasalang sa swab test. Radyo Bandera COVID-19. Sana wag nang madagdagan. Sana negative yung pong resulta. Radyo Bandera COVID-19. Kaya habang wala pang resulta, ang ating mga kababayan pinag-iingat kung gabi, kung walang gagawin, alas 10, curfew na yan. Dapat na sa bahay na yan tayo. Natutulog, nagpapahinga. Radyo Bandera COVID-19. Yung mga panggabing painuman, no? Hindi mo na po pwedeng pumunta, ha? Awal muna kayong uminom sa mga painuman. Diyan lang muna kayo sa bahay. Bahay-bahay lang muna ang inuman. Kung talagang hindi maiwasan, pero mas maganda iwasan para yung ibibili nyo ng alak, bilhin nyo na lang po ng pagkain. Matuwa pa si Mrs. sa inyo. Di ba, Mrs.? Radyo Bandera COVID-19. Okay, alas 11:23. Sa mga gusto po magpaabot ng kanilang reklamo, may mga pumupunta personal, nagdadala ng mga papel, video, picture sa kanilang mga reklamo. Sumbong! Pero pwede rin ho kayo mag-text sa ating pong text line. Mag-send sa ating messenger sa Facebook. Pwede rin ho yan. Ang ating pong text line, 0912-276-7075. 0912-276-7075. Radyo Bandera COVID-19. Ito natin yung pag-usapan, yung pong mga sumbong, yung pong mga reklamo. Radyo Bandera COVID-19. Okay, 11:23. Magko-commercial muna ako, ha. Tapos yung mga reklamo na ninyo, yung ating pong mga pag-uusapan. Saglit lang ito. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Init na usapin ang hanap nyo. Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radio. Ibandera mo! Sanfilm Plus Herbal Capsule.
sarap! Trabungko Salabat Pure Ginger Tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko Salabat. Trabungko Salabat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea. Pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level. Tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan. At higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko Salabat, wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Pumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito sa Nature's Medic Crystal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Marlo Bulagao ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Sir Jose Manigdao ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning everyone. Dito sa Nature's Medic Group to the Blacks. Para po manapit. I'm asserting the bonus ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Sa ating Nature's Medic Canelo Branch, ang swerte na nalo sa linggong ito ay si Rosalyn Bilarmino ng Pasadena, El Nido. Ma'am Rosalyn, maraming salamat po at congratulations po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ayan Sina ng Burukwan Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Hello, good morning po. Narito na naman po tayo sa ating fourth weekly draw ng Nature's Medic Branch Batarasa. Congratulations, Olive Musa ng Marangas. Ayan, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Abungan Branch, ang mapalad na nanalo ay si Michelle Magon, Barangay Bato, Taytay, Palawan.
Congratulations po at marami salamat. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si... Melchora Wanerio ng Sityo Balacan, Barangay Pangubilian. Congratulations and maraming salamat. Ito, Prinsesa, Main Branch at ang Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si... Lindy Lindelba de la Cruz. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic, Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure. Mula sa Nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang dapuan nito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Kumamit mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Alas 11:35 ng tanghali. Aksyon Bandera! Balik na ho tayo sa ating palatuntunan. Aksyon Bandera! Sa inyo pong mga sumbong, unahin natin yung text line natin. Bago natin puntahan ang Barangay San Manuel. Standby rin Barangay Liwanag. Aksyon Bandera! Sa Gerald dito sa Barangay Malis, yung pong pwede road ng bawat sityo parang dam. Daming tubig. Nahihirapan na mga tao. Pakigising naman po ang mga opisyal. Hiway, huwag na hong banggitin number ko. Barangay Malis daw. Yung mga pwede road daw dyan, oh. Sa Sityo Parang. Sityo Parang. Dami rahong tubig. Baka tag-ulan ngayon dyan, kaya maraming tubig. Aksyon Bandera! Ka Gerald, lampas ng Spanyola, may mga poste ng paleko. Sakop na ng kalsada. Nakakatakot pag sa gilid dumaan papuntang Brooks Point. Naku, oo. Sakop ng kalsada. Sabihin yung poste na sa kalsada. Diyan daw sa may Spanyola. Oh, paleko. May mga poste pa tayo dyan. Kala ko gumagawa na tayo. Dapat na alis na natin yung mga poste na yan. Gawin ho ninyo, i-picturean ninyo, videohan ninyo, padala nyo po dito sa bandera. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Dikit-dikit po, pila ng tao dito po sa Card Bank, bunuan tapat ng Chinatown. Nako, meron bang security guard na nagbabantay dyan? Yung
security guard, oh, pakicheck naman. Dikit-dikit daw yung pila dyan sa may card bank na may bunuan tapat daw ng Chinatown. Social distancing, agwat-agwat ho kayo. Di natin masabi kung nasaan yung pong virus. Ha? Ka-Gerald, nakaka-alarma lang. Oh, ito yung mga bata raw sa Old Market. Araw-araw po talaga itong mga bata na ito? Diyan sa Old Market? Sabi nga, videohan ninyo. Bira itong mga bata na ito, ha. Araw-araw na lang nandyan yung mga bata na yung pag-alagala sa Old Market, ha. Action! Bandera! Okay, alas 11:37. Mamaya naman yung mga text ni... I-text nyo lang yung pong inyong mga sumbong. Action! Bandera! Puntahan ko lang yung pong Barangay San Manuel muna. Action! Bandera! Barangay San Manuel muna tayo. Eto, iba yung sa siksikan, di ba? Sabi ko kahapon, meron pong barangay na yung Bakawan pinagpuputol. Eto na, pag-usapan na natin yan. Action! Bandera! Hindi sa Barangay Siksikan, kundi Barangay San Manuel. Action! Bandera! Ang Bakawan pinagpuputol at mukhang pagtatayuan ng bahay. Meron tayong makakausap nasa kabilang linya. Hello sir, magandang tanghali po. Hello sir, magandang tanghali po. Opo. Sino po yung kausap ko, sir? Ito po si Henry Redero po, punong tribun ng mga katutubong Tagbanwa. Ito po sa Barangay San Manuel. Okay. Kayo po yung nakadiskobre na meron po mga bakawang pinagpuputol dyan sa inyo? Opo sir, at saka nadiskobre po namin na ito po ay merong mga kabahayan dito sa taas. Ito po ay Ito po ay isang lawa. Kumbaga, yung parang ano bang tawag dito. At yung mga nabubuhay po na ano dito, pumapasok po yung mga tilapia, bangus, at saka mga hipon sa lugar po na ito. Saan ba banda dyan? Yung lugar na yan, yung... ito, may video tayo dito. Macorals pala ito. Opo. Macorals siya, tapos maraming mga punong bakawan. Opo, marami po yan. Ano po yan siya? Mangrove area po. Oo, saan man na yan sa Barangay San Manuel? So ito po yung sa kupo ito ng Barangay San Manuel, meron pong tatlong turok dito. Hindi ko lang po alam kung sino talaga nakakasakop dito sa area na ito. Okay. Meron po pa yung Purok Kapatagan. Oo. Purok Buanginan po at saka Purok Masipag. Okay, yan. Purok Kapatagan. So, sir, hindi ko po tiyak kung anong purok po yung nakakasakop dito. Pero ito po ay sakop ng Barangay San Manuel po. Okay, Barangay San Manuel. Basta pagka pinuntahan and inspection yan, pupunta lang yung team dyan sa may Purok Kapatagan, Buhanginan, man dyan makikita yan. Opo, meron po siyang lawa na kung saan ito po ay tagos papunta ng dagat. Oo. Yan. So yung... Pag tumaas yung tubig, dagat, abutin yan, di ba? Opo, pumapasok yung dagat dito, kaya yung mga yamang dagat po natin, nandito po nabubuhay. Okay. So, pwede ko na sir, yung tungkol sa ano namin. Yung ano po? Ano po, yung sa kinukomplain po. Oh, sige, ito. In-establish na natin dito. Ilang bahay ito yung nakita ninyo? Ito po, hindi ko lang matiyak kung ilang kabahayan po eh. Pero ito, yung nakita namin doon, na mayroon naman pong bagong ginagawa. Actually po eh, yung nabilang namin doon, dalawang bahay. Pero sa gitna po ng lawa, oo. Mayroon po mga bahay na nando doon na may mga nakatira na po. Oh, so, mayroon nang nakatayo at nakatira na pala dyan. Opo, mayroon nang ano. Kaya yung kinocomplain po namin dito, dito po kami kasi kumukuha ng aming mga pangulam, kami pong mga katutubo. At hindi lang po mga katutubo, pati na rin po yung mga residente dito, oo, ay kasama na rin po nakikinabang sa lawa na ito. Okay. Marami bang mga bakawan na nakita mo na pinagpuputol dyan? Ito yung bakaw na natuklasan namin dito, siguro po sa pagpapatayo nila ng bahay para po makatayo sila. Yung ilang mga bakaw ay pinagpuputol po nila para makapagpatayo. Oo. So nandiyan naman po sa video na binigay sa inyo, sir. Siguro pwede niyo naman na maano yan, makita talaga yung sa picture. At saka ito po ay ikinomplain ko na po ito nung Pizza City ng anong buwan ba tayo ngayon? Ngayon? Pizza City ng October. Okay, oo. Nitong nakarang araw lang. Opo, meron po akong complaint doon sa ating DNR. Sa Senro,
kung saan ay kinukomplain po natin, ito yung area na ito, na kung saan dapat po ang area na ito ay maging malinis sapagkat ito po ay kinagkukunan ng pagkain ng mga residente dito na nakatira, lalong-lalo na po kaming mga katutubo po na naniniraan sa area po na ito, mga katutubong pagbanwa po. Tsaka pinagbabawal naman talaga na magputol ng mga bakawan. Eh, nung nakita mo, ang daming mga bakawang pinagpuputol. Tapos yung corals malamang, sira-sira na yan dahil pinagtayuan ng mga poste ng kanikanilang mga bahay. Opo, kung mapapansin po, ang gusto ko po sana, ito kaya nga po ako sumulat doon sa DNR. Oo. Ang gusto ko po sana, mag-conduct po sila ng ocular inspection. Okay. Sabagat ito po, yung doon sa ipagkakaalam, dyan sa interview na sa binigay ko na opya dyan sa inyo, ito po ay pinasok ng dalawang association. Mm. So merong mga binabanggit na association Batuhan, at saka sila po magkakasama noong araw. Ngayon, umiwalay na itong doon sa sinasabi ng ating nakapanayam. Oo. Ang tinuturong magbibigay po ng area dyan, ito po si Tay Prancing. Tay Prancing? Siya ay nagbibigay ng area? Opo, pero ito po ay hindi kami sigurado. Ito po ay, kumbaga, nasabi lang ng tao na yan. Kaya kami nagreklamo para alamin po yung tao na dapat managot po dyan. Sige. Kung sino po ang nagbibigay ng authorized na dyan sa area dyan. Mayroon mga tinuturo po na tao na sila po ang nagbibigay. Oo. Ng pwesto dyan para tumira yung mga residente dyan na nakikita namin nagpapatayo na bahay. Mga bahay. Ito ba alam ng barangay? Na pinasok yung area na yan? Nung inspection po namin yan, inibitahan ko po yung isang upang tingnan yung area sapagkat hindi ko po alam kung ito'y isa rin sa sinasakupan niya yung area na ito na inspection namin. Kaya tahan namin po siya upang kasama namin na mag-imbestiga, magtingin kung ano ba yung lugar na ito, kung mayroon po bang mga bahay. Pero nung matuklasa namin po, kasama po dyan si Pres Miliano, hindi ko lang po alam kung naipaabot niya po sa ating barangay kay barangay Captain Gloria Miguel. Oo. Di bali, sige, tatawagan ko rin si Kapitan Gloria Miguel dito para malaman natin kung ano yung status ng area na ito at saka yung sinasabi mong dalawang association na namamahala daw dito, dyan, sa lugar na yan. Opo, yung dalawang association po, ito yung, kung tutusin po, dapat yung tabi ng ganyang mga corals, hindi po nila sinisira yung corals. Dapat po ingatan nila, o ingatan natin yung ating kapaligiran. Oo, tama naman yun. Oo. Opo. Sige, di bali. Oo. Ipa-follow up din natin yung sulat mo. Ito, hawak ko yung sulat mo na isinabmit mo. Diyan sa DNR Senro, kay Senro Pelisardo Kayatok. Opo, opo. Okay, sige. Meron kang gustong ipaabot sa mga kinauukulan, pati dito sa mga taong tumira o gumagawa ng bahay diyan sa Bakawan area na yan, diyan sa bahagi ng barangay San Manuel? Opo, unang-una po, ay gusto ko pong ipaabot ito sa ating barangay. Ito po sa ating barangay Captain Gloria Miguel. Sana po yung atin, meron po tayong committee dyan ng sa environment. Sana po ay gisingin din po natin kung sino pong mayroong committee dyan na sinasakupan nila, na dapat sila po ang unang-unang nakakaalam ng area na hindi dapat sana pagtayuan ng mga bahay. Minsan, mag-ikot-ikot din sila sa mga area na kanilang sinasakupan. Nang sa ganon, hindi po dumating yung pagkakataon na matayuan po yan ng mga bahay o kaya malagyan ng mga basura yung ating katulad dyan na lawa na pinapakinabangan po ng ating mga kapatid ng mga katutubo at mga residente po ng Barangay San Manuel na kung saan po ay dito sila nakatira sa lugar po na ito. Okay. At sir, nais ko rin sanang iparating doon sa ating DNR na sana po alam ko po na sila yung tamang tanggapan na dapat maparatingan ito at sila rin yung tamang tanggapan na para kung saan ay pwedeng alisin yung mga kabahayan dito sapagkat ito po ay nakakasira unang-una sa ating kalikasan. Pangalawa po ay ito po labag po sa batas ng DNR kung saan yung pinatutupad po nila
na dapat po dyan sa mga lugar na yan, hindi po dapat na mapaglalagyan na ng bahay. Sabagat mayroon po mga area na itinalaga, na doon lang sila dapat tumira. Hindi po dyan sa gitna ng lawa na kung saan ay marami po nakikinabang na mga tao. Yun po yung aking concern, yung aking panawagan din po, sir, sa taga-Dinar po. Oo, Sir Henry, nakikita ko dito sa video, marami palang mga bahay na, maliban doon sa dalawang nakatayo pa lang o itatayo pa lang, kung titignan ko yung Bakawan area at saka yung mga bahay, ang dami na pala. Opo, yan nga po ang naging problema namin. Kami kukuha ng isda dito sa baba, yung pala sa taas. Napakarami po ng area, may mga kabahayan po dyan pala. Oo, ang daming mga bahay na. Kahit itong pinuntahan ninyong area na ito, yung may nakikita ko na yero na, ilalagay pa lang, ibig sabihin, nagko-construct pa lang siya, sa gilid nun, meron ng bahay na nakatayo. Di ba? Opo, at saka ang pagkakaalam ko dyan, sir, mayroon po palang proclamation dyan, yung proclamation 2152. Na kung saan, mayroon po mga tamang sukat yan, bago pwedeng tumira yung mga tao dyan sa gilid ng simula sa inaabot ng tubig. Hindi man to gilid, nasa koralis lang ito at saka mga bakawan, nasa gitna ng bakawan area, mangrove area at saka ng mga corals, di ba? Kaya nga po. Oo, so dapat ma-check pala talaga ito ng DINAR, makita yung legality dito kung dapat ba na nandyan yung mga bahay na yan. Pero malamang siguro hindi talaga po pwede ito na nandyan yung bahay, no, Henry? Opo, at saka kailangan po, mag-ano po sila, alamin po nila kung sino yung may pananagutan dito sa pagpasok na ito. Sabagat na nasasamantala po ang ating kalikasan, kumbaga nasasalaula. Yung ating kaligasan na dapat sana iingatan natin sapagkat dito po tayo kumukuha ng ating mga pagkain at ibang bagay na maring katulong po sa atin sa pangaraw-araw. Okay. Diyan kayo nanginginas? Diyan kayo kumukuha ng mga pagkain ninyo? Opo. Marami po lang dyan yung tawagin sa amin na mga katutubo. Yung balilit ano? At saka yung sabilan. Oo. Ipot. Ah, ipot? Ah, teka lang. Ano ba yung naputol kasi? O pwede siguro mga kuday, mga alimasag, alimango, pwede yan dyan, di ba? Aksyon! Bandera! Mga kuhol! Ay, kuhol pala sa ano pala yun? Sa tanangabong kuhol? Sa basakan pala yun. Pero may mga suso na po pwede makuha dyan na kumakapit sa mga bakawan. Aksyon! Bandera! Isda po pwede! Isdang bato! Isdang bato ba? Nandyan ba makukuha yun? Hindi siguro. Aksyon! Bandera! Ha? Eto, nung Henry! Opo. Oo, dito merong mga alimasag siguro, pati mga alimango po, pwedeng meron dyan, di ba? Sir, mga alimango, meron po yan dyan. Nakakakuha kami ng alimango dyan eh. Yung green na alimango, yung talagang malalaki. Oo, meron, malalaki? Opo, meron yung dyan. Kaya ito, parang nadismaya kami nung matuklasan namin na meron palang mga kabahayan sa taas. Oo, mawawala na yan dyan. Aalis na yan dyan yung mga alimango na yan pagka napuno na ng mga bahayan. Iilap na yan eh, di ba? Opo. Bawa naman po na yung mga panahon po ng mga amihan, yan po yung takbuhan namin. Ang amihan po kasi ito yung mga kalawot kasi mahangin. Yung lugar po na yan ay kubli. Kublihan po yan sa loob. Kaya dyan po yung takbuhan namin mga residente dito upang magawa na namin mga pagkain dyan. Meron po yung mga tilapia dyan eh. Tilapia, hipon, yung tinatawag nila na tuway, yung tibaw. Oo. Ano yung sabi mo? Takatawat. Pilit o dawat, yun yung mga dawat. Alam natin yun. Yung sabi mo kanina, mga pilit ba yun? Sabi nyo, sa katutubo? Yung balilit po. Balilit? Balilit. Ano ba yung balilit na yun? Suso? Parang ganon? Opo, ganon. Medyo ano siya. Medyo Basta balilit po. Mahirap po kayo balilit. O sige, di ba itatawag ko ito sa ano, sa barangay at saka sa DNR. Paimbestigan natin at i-follow up natin itong sulat mo na nandun ngayon sa tanggapan ni Senro Pelisardo Kayatok. Maraming salamat, Sir Henry Heredero, yung punong tribo ng katutubong Tagbanwa dyan sa barangay San Manuel. Thank you, sir. Okay, sir. Maraming salamat din po sa pag-interview po sa akin. Aksyon! Bandera! Biro. Ayan, kita nyo yung bakawan putol eh. Yun sa paahanan ni Jimmy. Habang nagsasalita si Jimmy, yung sa paa niya, mayroong bakawan puno pinutol. Aksyon! Bandera! Abi, pakinggan natin sa simula-simula nung pinuntahan ni Jimmy yung lugar na yan. Si Jimmy kasi official eh, dyan sa barangay official ng Purok, dyan sa barangay San Manuel. Sige. Aksyon! Bandera! Thank you.
Lapitan mo. Ayun, sarapan mo. Ang bahay. Ito po, yung atong pinatutupin. Ang bahay mo. Ito ka lang. Nabigyan mo lahat. Ito ko sa pagbigay. Dito po kami ako. Okay mga kabandera, dito tayo ngayon sa Puro Kapatagan, Barangay San Manuel, kung saan may natanggap po tayong report mula sa grupo ng mga katutubo dito sa Barangay San Manuel na meron nga pong nagputol ng bakawan at nagtayo ng bahay. Dito po sa ano, hindi ko po maano kung sakupay ito ng Barangay Masipag, Purok Masipag o Puro Kapatagan. Nakabot po sa atin yung sumbong na may tinatayo daw pong bahay dito sa mangrove at pinutol. Dito po makikita nyo. Apo. At dito, ito po, kita nyo po, pinutol. Wala po tayong naabutang ano dito, tao. Nakausap po natin ng tribal chieftain ng Barangay San Manuel. Pinaabot na rin daw nila ito sa tanggapan ng DNR. At napareceive po, hanggang ngayon po wala pong aksyon. Kaya lumapit po sila sa atin para humingi ng tulong kung anong maganda. Dahil ang area daw po na ito ay kinukunan ng kinabubuhay tulad po ng isda. Ngayon nakita nila may mga bahay dito, mga shells po na dito. Kaya ito po yung sitwasyon ng area. Kunan mo ito yung kalaparan na ano, area? Kunan mo. Ito. Aksyon Bandera. Okay, sunod nating tatawagan, Kapitan. Kapitan Gloria Miguel, paki-ano na lang ha, paki-sagot na lang po yung cellphone ninyo. Magko-commercial lang tayo tapos ka naman po yung kausapin natin. Interview natin tungkol po dito. Alam niyo ba ito na mayroong itinatayo mga bahay diyan po sa Bakawan area na 'yan? Merong sinasabi si ano eh, yung tribal chieftain natin na meron dalawang association na gustong magmaneobra nung pong mga mangrove area na yan para magtayo ng mga bahay. Mukhang sila raw yung namimili na dito ka tatayo, ayan yung pwesto mo, mga ganun yung sitwasyon eh. Alam ba ng barangay yan? Tapos ito ipapalop natin yung sulat na ito na hawak natin dyan po sa tanggapan ng DNR Senro kung ano po yung magiging aksyon nila. Ito po sa sulat na ipinadala sa kanila ni Henry Heredero, yung pong punong tribo ng katutubong Tagbanwa dyan po sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa. Aksyon! Kukomersya lang muna ako tapos si Kapitan Gloria Miguel tatawagan natin ha? Aglit lang ito. Aksyon! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. We'll be right back.
With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time, all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Init na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapang sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating ikalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio. Ibandera mo! Sanfilm Plus Herbal Capsule. Masarap! Trabungko salabat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko salabat. Trabungko salabat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko salabat. Wala nang hihigit pa. Sasarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Address, Barangay Pesuruan,
Vicente Branch. Ang nanalo para sa Victory Raffle Draw, I see. Michi L. Pabilonia, makatumbalin sa San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Crystal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Marlo Bulagaw ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Sir Jose Manigdao ng Barangay 3 Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning everyone. Dito sa Nature's Medic Rojas Branch. Ang maswerteng nabunot ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Ito po sa ating Teachers Medical Nail Brush. Ang maswerteng nanalo sa linggong ito ay si Rosalyn Villarmino ng Pasadena, El Nido. Ma'am Rosalyn, maraming salamat po at congratulations po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si si Ayan Sina ng Purukwan Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. So, good morning po. Narito na naman po tayo sa ating fourth weekly draw ng Nature's Medic Branch Batarasa. Congratulations, Olive Musa ng Marangas. Ayan, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Abungan Branch, ang mapalad na nanalo ay si Michelle Magon, Barangay Bato, Taytay, Palawan. Congratulations po at maraming salamat. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Melchora Wanerio ng Sityo Balacan, Barangay Pangubilian. Congratulations and maraming salamat. Ito, Princesa, Main Branch at ang Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lindy Lendelda de la Cruz. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito?
Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic, Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit nung sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludi Bello, Basta Radio, i-bandera mo. Oh no! Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, tumilis yung aking kulis. Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happened to myself. DTX 500! Problemang pangkalusugan. Nag-aalang ang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Roja Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City.
Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, i-bandera mo. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Okay, balikan ho natin yung pong mga pinagpuputol na bakawan at pinagtatayo mga bahay dyan po sa Barangay San Manuel. Aksyon Bandera! Dyan sa Barangay San Manuel, alam ba ito ng barangay? Aksyon Bandera! Baka hindi pa alam, papaabot natin! Aksyon Bandera! Para mapapuntahan ka agad at malaman, makita yung sitwasyon, magawa ng report. Aksyon Bandera! At masolusyonan. Aksyon Bandera! Yan o, yung pong napapanood ninyo, video ho yan ng mga residente ng Puro Kapatagan. Aksyon Bandera! Hindi natin alam kung anong sakop na purok eh. Anong purok na nakakasakop dito? Purok Masipag o Purok Kapatagan? Aksyon Bandera! Alalaman natin pagka pinuntahan na ho ng barangay para makita yung pong sitwasyon. Aksyon Bandera! Ang reklamo, may mga bahay na itinayo. Merong mga malamang, merong mga kuralis na bahurang mga nasira dyan. Tapos merong mga bakawan na pinagpuputol. Aksyon Bandera! Standby lang ho dyan mamaya sa Barangay Luwanag ha. Aksyon Bandera! At tayo sa Barangay San Manuel. At saka yung mga sumbong ninyo sa ating text line. Aksyon Bandera! Dahil lang muna natin itong mga bakawan dyan po sa Barangay San Manuel. Ang daming bakawan pinagpuputol ho. Aksyon Bandera! Tapos si ano naman mamaya, si Senro Elisardo Kayatok yung kakausapin natin tungkol sa report na ipinadala ng mga taga Barangay San Manuel. Aksyon Bandera! Si Kapitan Gloria Miguel na sa kabilang linya na. Kapitan, magandang tanghali ka. Magandang tanghali po, sir. May nakaabot. Opo, may nakaabot na mga larawan at video dito po sa bandera. Meron pong mga bahay na itinatayo sa Bakawan Mangrove Area, tapos may mga bakawan din na pinagpuputol. Diyan po sa di ko alam kung ano pong purok ang nakakasakop dito, purok Masipag ba o purok Kapatagan, Kapitan? Alam niyo na po ba ito? Actually, ngayon ko lang na yan na balitaan, sir. Wala po kasi mga concerned citizen na nagpaabot dito sa akin sa opisina. Wala pong sumulat. At saka medyo malayo ito. Medyo sadyain yung lugar na ito, Kap, no? Yes po. Medyo kwan po yan, sir. Hindi makita. Basta-basta yung area na yan. Kahit na umusot yung mga tanod dyan, hindi po basta-basta makita yung lugar na yan. Looban talaga ito?
Yes po, sir. Looban po. Ang po pwedeng mangyari dito, yung mga taong nakakita ng ganitong sitwasyon, ang dapat na makapag-report sa barangay. Yes po, yes po. Yung kung lang po talaga ang may kakayanan dyan, sir, na makakita yung mga karating po nila. Opo, di bali, dinirekta dito sa bandera. Sa akin naman, papaabot ko rin po dyan sa inyong tanggapan. Ito, mayroong mga video, mayroong mga, yung mga materialis na panggawa ng bahay. Nandun, no? Ang daming mga kahoy, mga tuwid. Di ko alam kung bakawan ito. Tapos may mga yero pa. Ang dami ng mga bahay kap, eh. Okay. So, siguro po sir, mga pinaka-the best niyan, mapuntahan po yan ng DNR. Opo. Sa pagkakaalam ko po, kasi si Rodney yata ang naka-assign po dito sa amin sa area ng San Manuel. Okay, sige. Pero maliban sa action ang gagawin ng ano, ng DNR, tayo pwede rin tayo mag-inspection doon, Kap? Yes po, yes po. Sasamahan po natin sila para at least meron din po kaming kwan dito sa barangay. Na okular din po yan para may record din po kami dito. Opo. Mag-assist po kami sa taga-DNR po, sir, pag punta po sa area. Opo, para yung findings, makapagawa po ng report yung pong barangay at nandoon din po yung, ito yung mga video na ito, pwede magamit para po ma-endorse doon po sa DNR. Opo, sir. Pwede. Dali ganun na lang po talaga ang maaaring gawin dyan kasi ang barangay po naman po magagawa dyan kung DNR po talagang pwede mag-file sa kanila ng case po against that. Oo, pero pwede pa rin, may magagawa pa rin po yung barangay, pabantayan ito, pansamantala siguro, ipatigil muna yung pong pagtatayo o yung pong construction habang walang, habang walang ipinapakitang mga legal na dokumento. Sabagay, walang may papakita yan dahil mangrove area yan, Kap, di ba? Kaya nga po, sir, mangrove area nga po eh. Nag-rehabilitate nga po tayo, sir, ng mga mangroves natin eh. Oo, kaya nga eh. Tapos yung ginagawa nila, pinagpuputol nila, tapos ngayon tatayuan pa nila ng bahay. Hindi pa nagpaalam sa barangay. Wala pong sa barangay, wala pong permit yan, sir, mga ganyan. Kaya nga. Sige, Kap, di bali, pa-inspection na lang ngayong araw, Kap, tapos pabantayan kung sino man yung mga taong pupunta doon, patigil na lang muna natin pansamantala yung kanila pong pagtatayo ng bahay nila. Opo. Siguro po makipag-coordinate na rin po ako sa kwan, sa DNR, kay yung kay Sir Rodney. Oo. Siya po yata may hawak dito sa barangay San Manuel, sir. Opo. Di bali po, yung pinaka-pinuno na tatawagan na natin kagad si Senro Pelisardo Kayato para po, maalarma rin sila dito po sa sitwasyon na ito dyan po sa barangay San Manuel. Opo, para makapagpadala din po sila ng tao. So, sabay-sabay po na mag-inspection siguro sa lugar para po medyo maging malinaw. Oo. Patulong na rin ka pa, malaman natin kung sino yung mga residente na yan, yung mga tao nagsipagtanim. Baka siguro yung mga kapitbahay makapagbibigay ng pangalan kung sino man yung... Kasi dalawang bahay yung tinatayo eh. Wala pa naman itong dingding, wala pang bubong. Alam mga, babalik at babalikan nila yan. O kaya merong mga... Merong association daw ka eh, na nag-ooperate dyan, na nagtuturo dito kayo tumayo ng bahay. May ganun eh. Sana may investigan din natin yung Kap. Malaman natin kung ano ang asosasyon. Pa-investigan po natin yan, sir. Pa-investigan po ng barangay yan, yung incident na yan. Okay, sige po. Kapitan, marami pong salamat, ha? Yes po, sir. Thank you very much po sa information. Okay, sige po. Si Kapitan Gloria Miguel po yung ating nakapanayam dyan po sa barangay. Pupuntahan mismo yan nila Kapitan, yung area na yan ngayon. At saka papatigil lang ni Kapitan yung pong pagpapatayo ng bahay mo na pansamantala. Aksyon! Bandera! Wala talaga may papakitang dokumento yan dahil nga naman bawal pagtayo ng bahay yan. Mga bakawan yan eh. Aksyon! Bandera! Huwag nyo munang ipilit na magtayo ng bahay kung alam nyo namang bawal. Ano? Sama-sama tayo nagtatanim ng bakawan eh. Gumigising tayo ng madaling araw. Yung mga organization, yung pong mga estudyante, mga guro, nagtatrabaho sa gobyerno. Sama-sama tayo, 'di ba? Kada taon meron tayong tree planting activities, yung pong Laba Pero with Nature, nagtatanim tayo ng mga bakawan. Aksyon! Bandera! Tapos ganun-ganun lang, puputulin lang. Huwag nyo na pong subukan pa kasi may mga tao na magsusumbong at magsusumbong. Baka mamaya machempuhan pa kayo. Pag nachempuhan kayo at nahuli kayo, talagang makukulong kayo. Aksyon! Bandera! Ha? Huwag na dyan. Huwag nyo nang ipilit yan dyan. Ngayon, maliban sa dalawa na yan, i-inspeksyonin nyo ng barangay, magbibigay ng report yung barangay sa DNR, malalaman kung ano pa mga bahay yung nagtayo sa mga lugar na bawal pagtayuan, lalo na yung mangrove area. Aksyon! Bandera! Tawagan din natin si
Senro Pelisardo kaya to. Ngayon na kagad, pa-inspeksyon na natin niya ngayong araw. Action! Bandera! Dito yung sulat eh. October 7, yung pong sulat na ipinadala ni Sir Henry Heredero, punong tribo ng Katutubong Tagbanwa dyan sa Barangay San Manuel. Eh, hinihintay nila na mapuntahan. Mukhang wala pa yatang pumunta sa kanilang lugar. Action! Bandera! Direkta na tayo kaagad. Tawagan natin si Senro para ipaabot na natin sa kanya. Baka hindi pa niya nabasa yung papel na ito. Action! Bandera! Ha? Sa Senro ipinadala eh. Sa NCIP, meron din pala ito. Action! Bandera! Dalawa yung nag-receive, oh, NCIP, kasi mga katutubo nga naman pala. Action! Bandera! Yan, oh, yung napapanood ninyo, mga punong bakawan na pinagpuputol. Action! Bandera! Ito, unti-unti ito. Ah, paunti-unti ito. Paisa-isa, dalawa-dalawa, mangihikayat niya ng iba pa, hanggang sa marami ng titira dyan, tatayo ng kani-kanilang mga bahay. Action! Bandera! Masasayang yung pong mga bakawan na yan, mapuputol. Ayun, ang lawak ng bakawan na yan, oh. Action! Bandera! Masasayang, okay lang na puntahan yan ng mga nakatira dyan. Pagka medyo alanganit, hindi talaga makapaglaot ang ginagawa raw nila, dyan sila kumukuha ng kanilang mga pagkain. Action! Bandera! Merong mga suso, merong mga... May isda pa nga eh. Action! Bandera! At tapos meron pang mga kuday. Action! Bandera! Alimango, yung sabing kulay green talaga. Action! Bandera! Tapos yung aligi niya, orange na orange, mataba. Action! Bandera! Oh, ito ha, iniingatan natin yung lugar na yan. Ang gandang lugar na yan, oh. Di ba? Magandang lugar para doon sa mga yamang dagat natin. Eh di sa mga tao, yung mga tao naman may mga lugar na may mga tamang lugar na pwedeng pagtayo ng bahay. Huwag naman diyan sa mga bakawan na 'yan. Action! Bandera! Tulad ng Barangay Siksikan, ito rin sa barangay ano ha, sa Barangay San Manuel, may mga bakawan na pinagpuputol, ipapahinto muna ng barangay yung pagtatayo ng bahay o structure na 'yan. Action! Bandera! Paunang action pa lang 'yan, hindi pa natin alam kung sino yung mga nagtatayo diyan, baka mamaya baka alam niyo ha, yung mga nakatira diyan sa palibot. Baka alam niyo at makapagbigay kayo ng pangalan para asampahan ng kaso. Action! Bandera! Si ano si Senro. Senro, tumatawag po kami sa inyo ha. Senro, dyan po sa DNR. Action! Bandera! May number yata tayo ni Sir Rodney. Dali lang ha. Hanapin din natin maliban. Si Senro, nagra-ring yung ano eh, number ni... dito. Subukan natin dito. Baka sumagot dito sa atin. Try natin dyan tawagan. Action! Bandera! I-report na kaagad natin to. Mabilis ang action kaagad ang gagawin dito ng DNR dapat. Action! Bandera! Ang barangay pupunta na doon. Ah, papasabi ni Kapitan, dalumis kami nag-usap eh. Off-air at saka on-air ni Kapitan, papapuntahan niya na ng mga tano dyan. Action! Bandera! Papa-inspeksyon na kaagad yung pong lugar na yan. Dyan yan sa ano eh? Sa barangay, sa Purok. Masipag. Action! Bandera! Itong sulat, oh, basahin natin ha, yung pong sulat ng mga katutubo dyan sa Barangay San Manuel. Action! Bandera! Republika ng Pilipinas, lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa, tanggapan ng punong tribo ng mga katutubong Tagbanwa, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Action! Bandera! Senro Pelisardo Cayato, OIC Senro, Community Environmental and Natural Resources Officer. Action! Bandera! Magpalang araw mula po sa pamunuan ng tribong Tagbanwa. Action! Bandera! Sir, sumulat po ako sapagkat nais ko po na ireklamo sa inyo ang patuloy at walang tigil na pagtatayo ng mga bahay dito sa aming lugar na sinasakupan ng Purok Masipag o Purok Kapatagan, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Action! Bandera! At pamumutol ng mga bakawan sa gitna ng lawa na kung tawagin ang aming mga ninuno ay Sapa Itataw. Sapa Itataw. Na kung saan mula pa noong una at magpahanggang sa ngayon ay dito kami kumukuha na makakain at ang aming mga kapatid nakatutubo at ang ilang hindi katutubo na residente rin dito ay nakikinabang tulad ng isda, hipon, shells at marami pang iba. Action! Bandera! Hindi po ba ito bawal sa batas ng DNR ang pagsira ng kalikasan sapagkat kanilang sinisira ang mga corals dito
upang tayuan ang kanilang mga bahay. Ang pamumutol ng kahoy, lalo na ang bakawan at ang pagdumi na nakakunita o nakikita sa dagat. Kami pong mga katutubo at ang mga diwan na residente, siyang apektado sapagkat ang aming pinangungunahang pagkain o pinagkukunang pagkain ay kanilang sinisira at dinudumihan. Aksyon! Bandera! Yan po yung paunang paragraph. Mahaba kasi ito. Pero okay ba si Senro? Hindi sumasagot si Senro? Hindi pa sumasagot si Senro. Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Ituloy natin yung binabasa natin na nais po namin kayo ay magsagawa ng ocular inspection at mag-iimbestiga sapagkat ayon po sa aming napagtanungan, ito po ay pinasok di umano ng dalawang asosasyon. Okay? Na kung saan di namin alam ang pangalan. Di pa nila alam yung totoong pangalan ng dalawang asosasyon. Aksyon! Bandera! Ayon po sa aming nakausap, ito po ay pinamumunuan, meron pong pangalan nakalagay dito ha, pinamumunuan di umano ni Francisco Villanueva alias Prancing at ang opisyales na kasamahan nito ang itinuturong namibigay ng lote. Sa lawa ay si Aksyon Bandera. Sa mga pangalang nababanggit ha, pwede ko kayong mag-react. Aksyon Bandera. Una yung pangalang Francine, Francisco Villanueva alias Prancing, na official din daw ho, na kasama nito ang itinuturong namibigay ng lote sa lawa na si Roger Antonio. Aksyon Bandera. Ayon po sa aming nakausap na karpentero na nagtatayo ng bahay doon na nagmula pa sa bayan ng San Vicente. Aksyon Bandera. Ayon di umano sa karpentero, sila ay naniningil ng registration fee kapalit ng lote sa lawa na may sukat na 10 by 15. Kaya minabuti po namin sa pamamagitan nito na gumawa ng sulat sa inyong tanggapan upang inyo pong paimbestigahan at malaman kung sino po ang may pananagutan sa mga pamumosisyon sa loob ng aming lupaing ninuno. Aksyon Bandera. Okay? Hinihiling po namin na inyo pong bigyan ng agarang aksyon upang mapigilan at mapaalis ang ilegal na pagpasok at pamumusisyon ng mga migranting ito sapagkat ito po ay sa loob ng aming lupaing ninuno. Bukod po dito, kayo po ang sangay na bibigyan ng karapatan ng pamahalaan o na binibigyan ng karapatan ng pamahalaan upang ingatan ang kalikasan at panatilihing malinis ang kapaligiran. Oh. Ay, meeting daw siya si Sir Rodney. Oh. Aksyon Bandera. Pero papapuntahan na doon. Okay, sige. Kalaki po dito ang ilang sa mga larawan na magpapatunay sa aming idinudulog na reklamo sa inyo. Marami pong salamat. Lubos na gumagalang Pangeran Henry Heredero, punong tribo ng Katutubong Tagbanwa, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa likod nito yung mga larawan ha, dito po yung mga larawan. Itong sulat na ito ay pina-receive nila sa DNR Senro at sa NCIP Palawan. Okay? Tinawagan namin si Senro pero nagre-ring lang, di pa sumasagot, baka busy po si Senro. Aksyon Bandera. Pero si Sir Rodney naman, buti may number tayo, natawagan din natin si Sir Rodney, yung binabanggit ni Kapitan na injured doon. Hindi na siya magsasalita muna si Sir Rodney kasi dapat magsalita ay si ano talaga si Senro Pelisardo Kayato. Aksyon Bandera. Oh, ito na, kahit na hindi ho makapagsalita yung pong dinar si Sir Rodney, ang sabi niya, ang advice niya, may team kaagad na pupunta sa mga residente diyan sa barangay
San Manuel ha, may team na pupunta dyan, yung DENR, para po inspeksyonin yan pong mga bahay na yan. Ngayon mismo, bumubuo na ng team at BBI na dyan para po tignan yung lugar na yan. Aksyon! Bandera! Kadadaan ng barangay yan para sabay-sabay na sila ng barangay. Aksyon! Bandera! Basta ngayon ha, inaasikaso na kaagad yan. Paunang aksyon, inspeksyon yung pong barangay at yung pong DENR dyan po sa lugar na yan. Aksyon! Bandera! Tigil muna ha, tigil muna yung pong pagtatayo ng mga bahay na yan. Baka makasuhan kayo. Aksyon! Bandera! Yung dalawang association naman, dapat maimbestigahan din yan. Kasi yung pong nagngangalang Francisco Villanueva, taga saan kaya ito? Yung Francisco Villanueva na ito. Kasi yung tauhan na nagtatayo ng bahay, yung carpentero, taga San Vicente yan, layo. Aksyon! Bandera! Pinabanggit dito yung pangalang Francisco Villanueva alias Francing. Sir, baka nakikinig ka sa mga oras na ito, pwede ka pong tumawag sa bandera para po makapagpaliwanag din. Yung namimigay raw ho ng lote dyan po sa lawa na yan. Yan o, yung lawa na yan. Ang namimigay raw ho ng lote ayon dito sa sulat ay si Roger Antonio. Si Roger Antonio, baka nakikinig ka rin. Hinihingi rin po namin yung pong inyong panig para makapagpaliwanag tungkol dito sa sulat na sinasabing kayo raw ho ang namimigay ng lote dyan po sa lawa na yan. Aksyon! Bandera! Yung association na yan, dalawa, paiimbestigahan po ni Kapitan yan ha. Hindi alam ni Kapitan yan. Hindi alam ni Kapitan yan, ha? Ibig sabihin, hindi talaga dumaan sa barangay yan. Aksyon! Bandera! Alas 11.33. Girl, subukan natin, girl, tawagan na si... yung sa si Kapitan JC Sabala dyan sa Barangay Liwanag. Meron tayo dudulog sa kanya, reklamo rin. Aksyon! Bandera! Dyan sa Barangay Liwanag naman. Sabi lang kayo dyan sa Barangay San Manuel, pupuntahan na ho yan. Yung mga residente ha, pakilalay na lang yung pong team na DENR. Medyo malayo yung lugar na yan. Hindi ano siya eh. Sadyain yung lugar na yan. Aksyon! Bandera! Pakituro na lang kaagad. Paring GB! Abang lang dyan sa kanto ha, papunta dyan yung DENR. I-inspeksyonin yung lugar na yan. Aksyon! Bandera! Alas 12.40 o 34. Aksyon! Bandera! Meron lang din tayong ilalapit na problema dyan po sa Barangay Liwanag. Meron kasing sulat na ipinadala sa atin dito eh. Aksyon! Bandera! Galing ito kay Engineer Mervin Nagales. Aksyon! Bandera! Tungkol ito sa structure o boarding house. Diyan po sa Barangay Liwanag, yung mga nakatira sa boarding house, mukhang walang lugar na walang tamang lugar na pinagtatapunan ng kanila pong mga dumi. Aksyon! Bandera! Hindi dumi sa CR, ha? Dumi sa paglilinis ng kanilang o paglalaba. Aksyon! Bandera! At saka yung parking area. Alam na ito ng ni Kapitan eh. Aksyon! Bandera! Nasahin ko ha, galing to kay Engineer Mervin Nagales, complainant dito, naka-address sa barangay. July pa raw ito eh, July 2 pa ito. Aksyon! Bandera! Honorable Jesse Sabala, punong barangay, Barangay Liwanag, Puerto Princesa City, through the Chairman, Committee on Environment, Health and Sanitation. Aksyon! Bandera! Sabi dito, the undersigned would like to file a complaint against the boarders and the owner of the illegal boarding house adjacent to my house and garage for violation the Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Aksyon! Bandera! Islas Republic Act 9275, Philippine Clean Water Act of 2004. Aksyon! Bandera! And Republic Act, ang dami pala nito, and Republic Act 6541, the National Building Code of the Philippines. Aksyon! Bandera! Itatanong lang natin to kay Kapitan, iano niya na lang, dito na lang siya sa atin magpaliwanag. Sabi mo sa kanya, iano natin. Sabi mo, Kap, baka pa pwede. Ha? The undersigned, we would like to request in your office an immediate investigation, inspection of the said area. Furthermore, that the said complainant be endorsed to the proper environmental court for legalization and immediate closure of the said illegal boarding house. Hoping that this request would merit your consideration and favorable action. Thank you. Very truly yours,
Engineer Mervin Nagalis Complain. Action! Bandera! May mga picture tayo dyan eh. Ano ko ito kay Kapitan? Bakit di ka agad ito na-actionan? Di ba may batas tayo na dapat 15 days, 30 days na kapag a-action ka agad yung barangay? Kapitan, pakiano sa kanya, pakisabi sa kanya, kausapin ko siya. Di, nagsasalita na ako eh. Sabi mo, kausapin ko na siya on air. Action! Bandera! Bakit ganito ito? July pa ito. Nireceive ito, July 7. Pero hanggang ngayon, wala pa raw itong endorsement. Kapitan Sabala, pakisagot. Ito yung mga ano? Yung mga complaint. Action! Bandera! Kausapin ko raw siya. Kapitan Sabala, pakisagot naman po ha. July 2 pa yung pong ano na ito. Wala pang ano, ang sabi ni Engineer Mervin Nagales, wala pang ano sa kanya. Wala pang sulat. Formal findings o report, inspection report galing po ng barangay. Action! Bandera! Kasi mahalaga yung po pag-inspection at paggawa ng report ng barangay para naman yung pong complainant makapag-file din ng action. Endorsement galing ng barangay doon po sa ahensya na dapat lapitan. Action! Bandera! Sabi dito, proper environmental court for legalization and immediate closure of the said illegal boarding house. Action! Bandera! Sige. Dyan ito sa Barangay Liwanag. Yung mga larawang nakikita ninyo, yan po yung boarding house na inireklamo. Dalawa ito ha, pati yung barangay kasama na dito kasi yung barangay di kaagad yata nakapagbigay ng ano ng report. Action! Bandera! Ayan o, kita nyo, sa kalsada lang tinatapon yung tubig na pinaglabahan. Pambira naman o. Action! Bandera! O, yan ang ano eh, yan ang reklamo eh. Magpapaliwanag daw ba si Kapitan? On air? Ayaw niya. Pero nagpapaliwanag siya off air. Pero nakikinig siya ngayon? Sa bandera? Kapitan, baka nakikinig ka para pumalaano natin, mapag-usapan na natin ito ka. Pakisagot na lang po, usap tayo on air. Action! Bandera! Kapitan JC Sabala Cap, usap tayo on air. Anong ano po, ano pong action dito ng barangay? Kasi July 7, July 2 pa ito, pinareceive sa inyo yung pong sulat ni Engineer Mervin Nagalis. Meron po bang ano action yung barangay dito? Action! Bandera! Ano po yung ginawa dito ng barangay? In-inspection nyo po ba ito? Nag-imbestiga po ba yung pong barangay dito? Action! Bandera! Kapitan, yung chairman din ng Committee on Environment, chairman ng Health at saka ng Sanitation. Action! Bandera! Meron ba kayong report dito? Barangay? Mga opisyal ng barangay Liwanag? Action! Bandera! Ano na nangyari dito? Ito ba nabigyan na ng endorsement? Ha? At naka... Wala pa eh. Ang sabi sa atin ni Engineer Mervin, wala raw yata nag-i-action dito yung barangay. Ay, kaya kami, tumatawag kami kay Kapitan Sabala ng Barangay Liwanag para malaman natin yung pong action nila dito sa sulat action! Na ito. Action! Bandera! Simple lang naman eh, yung kalsada para sa sasakyan. Hindi tapunan ng tubig nilabahan. Action! Bandera! Yung kita nyo yung, ano, yung lalaki o doon na ginawang parking lot na tapos may nakalagay pa yata bawal umihi pero umihi yung lalaki. Action! Bandera! Ano ba naman yan no? Dapat napuntahan ito ng barangay. July pa ito. Ano na ngayon? July, August. Ayan o, tignan nyo. Nagbaha na dyan sa ano na yan. Tapos may mga basura pa. Action! Bandera! July, August, isang buwan. Ngayon ay October na. July, August, September, October na, tatlong buwan na! Action! Bandera! Tagal na pala ito, hindi pa na-actionan ba ito? Kapitan? Action! Bandera! Pambira naman pagka ganito, oh. Halimbawa may mga lumapit pa dyan, ilang mga residente, tapos wala ring action. Naku, lalapit at lalapit talaga ito sa radyo, Kapitan. Action! Bandera! Kailangan masigasig tayo, pagbigay ka agad ng letter, action agad! Punta ka agad doon yung mga opisyalis natin, imbestigahan ka agad natin. Pagkatapos noon, kinahaponan, gawa ka agad ng report. Action! Bandera! Ito yung findings namin. Ito yung inspection report namin. Inimbestigahan na namin. Bigay ka agad doon sa complainant. Para kung ano yung kasunod na hakbang, nandoon na sa complainant yun. O, nandyan na yung report ng barangay sa inyo. Nasa sa inyo na kung magpapile kayo ng action laban dito sa inireklamo ninyo. Action! Bandera! Pero kung ganito,
walang magiging action yung barangay, talagang hindi may iwasan na ito, lalapit talaga sa radyo ito. Papa, bandera talaga. Action! Bandera! Hindi naman sa inano natin, ha? Kasi tayo naman, kinakausap ni Girlie kanina off-air si Kapitan. May paliwanag din si Kapitan na ba nagsasalita ko, naririnig ko, kaya lang hindi mapapakinggan kasi nga naman hindi naka-on-air. Action! Bandera! At ayaw ko rin sabihin yun kung ano man yung pinapaliwanag ni Kapitan off-air. Gusto ko on-air. Action! Bandera! Kapitan, yun lang po ang Kapitan Sabala, yun lang po ang inihiling ng complainant ni Engineer Mervin na aksyonan ito ng barangay. Nakita ko dito yung receive copy ay July 7 pa natanggap ng barangay ito. Yung mga ganito, huwag nyo pong baliwalain, ha. Okay, maliliit na problema ito, basta inilapit sa barangay, please lang paki-aksyonan ninyo. Action! Bandera! Kasi kung hindi kayo basta-basta aksyon, yung tao po pwedeng umakyat yan sa DILG. Baka ireklamo kayo. Dapat within 15 days, di ba? Mayroong aksyon na nagawa yung barangay sa mga inireklamo. Action! Bandera! Kaya man itong inspeksyonin. Kung halimbawa, alas 8 ng umaga, dinala ng barangay, bumuo ng team, alas 10 nag-inspeksyon, kahit na doon pa man ang halian, pagdating ng alas 3, binuo yung pong findings. Pagkatapos noon, mga alas 4, gumawa na ng report. Bago mag-alas 5, ibigay uli kay Engineer Mervin yung report. Di bahala na si Engineer kung magsasampa ng kaso o hindi, basta ang barangay nag-imbestiga. Ganon sana, di ba? Action! Mira, o. Action! Bandera! Hindi ko naman sinano si Kapitan dito, ha. Yun lang, kasi hindi siya nakasagot, eh. Tsaka tayo naman, gusto rin natin makapagpaliwanag si Kapitan dito. Palagay ko naman siguro, Kapitan, mayroong action ito. Fairness naman kay Kapitan. Sa inaabahaba, sa tatlong buwang nakalipas, palagay ko mayroong action dito si Kapitan Sabala. Action! Bandera! Kailangan lang natin malaman, kailangan lang natin makapag-usap. Kailangan lang ni Kapitan na magsalita para malaman natin kung ano yung action niya sa loob ng tatlong buwan. Meron yan! Naniniwala kung meron yan, Kapitan Sabala, tatlong buwan ba naman ang lumipas, di ba? Action! Bandera! Mabawas ako yung mga text ninyo. Ah, gandang tanghali, ka Gerald, pakibati nakikinig dito sa Napsan, si Foreman Charlie at Lovely, at sa lahat ng employee ng Rib Trade International, salamat po. Sir, pwede po ba magbiyahe ngayon papuntang Rojas? Opo, pwede ho kayong bumiyahe papunta ng Rojas. Wala naman pong problema yan doon, ha? Paring Noel Salva, dali lang, paring Noel, ha? Program lang tayo, ha? Program lang tayo, pari Koy. Saglit. Si kaibigan natin, Noel Salva, tumawag sa atin, eh. A video call, ha? Idol! Dami kasi dyan sa barangay na hindi talaga marunong gumawa ng report. Babasahin ko ba ito? Inote! Hindi pa ako masyadong nagbabasa ng mga ganyan, eh. Hindi, marunong yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat kahit sino naman pwedeng tumakbo, kahit sino naman pwedeng manalo. May seminar naman na inaatenan dyan, eh. Kung paano maging official ng barangay, gumawa ng mga report. Kaya yan. Alam yan ng mga barangay officials. Marurunong yan sila. Ka Gerald, pag benenta po ba ng may-ari ng boarding house sa kanyang mga boarders ang kanilang tinitirahan? Kanino po ba mapupunta ang relocation? Sa may-ari po ba o sa bumili? Pag naibenta na yung boarding house, halimbawa yung may-ari nagbenta ng boarding house niya. Na Dok, binenta niya na, eh. So ang may karapatan na doon, yung bumili. Basic lang, eh, di ba? Brr. Si Boy Tapang basic. Ayun, oh, yung bumili na po yung may karapatan. Idol, pakibati si Tomas Aryo. Aryo. Nang magandang tanghali ng barangay na gawan. Ang bumabati ay si Solping. Basta ho, mayroon kayong dokumento, ha? May mga legal na basehan yung pagbenta. Idol, ano po bang balita kay Isaac? Ay, si Isaac naghahanda na ho ng pagsasampa ng kaso. Malamang ngayon, papunta po yun sa abogado. Abangan nyo talaga si Isaac, ha? Ginawa nyo ng serye yung usapin yung buhay ni Isaac, eh. Kaya muna natin yan na magsasampa ng kaso raw siya, eh. Okay, alas 12:46.
Andito po si Doc Len Sanico. Magandang kalusugan, magandang buhay, Doc Len. Yes, magandang buhay at magandang kalusugan sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ng Action Bandera kasama ang Kajarad. And welcome po sa ating programa uli. No? At patuloy natin sila inikahit kasama ang Kajarad despite of nasa kalagitnaan pa rin tayo ng tinatawag nating mga iba't ibang klaseng uri ng karamdaman. Yung pandemya kasama ang Kajarad and kasabay na panahon na naman ng taglamig kasama ang Kajarad, uso naman ang pagkakaroon ng trangkaso, no, pagkakaroon ng ubo and sipon, kaya po kumain ng tama, no, at the same time tamang balanse ng dieta kasama ang Kajarad, no, kaya lagi nating inikayat ang ating mga kapatid na pag may karamdaman huwag nating hihintayin na lumala yung karamdaman, mas mabuti ipakonsulta, magpa-check up, no, at para ma-identify kung ano yung uri ng nararamdaman na meron sila. Pati na rin kasama ang Kajarad ang Doc Natural Naturopathic Wellness Clinic, patuloy natin sila inikayat. Ng ating klinika ay available para sa libreng check up and consultation. All you have to do is to visit the nearest branches of Nature's Medic kung saan man po kayo naroroon, no, bumisita po kayo doon, libre po yung konsultasyon sa ating mga NatMed staff, no, through via phone call consultation, maaabot po namin kayo at masusulat po namin kung anong mga pwede niyong gagawin pagdating po sa inyong karamdaman. From Northern Palawan to Southern Palawan, and not only sa buong Palawan, no, kinikater natin ang buong Pilipinas kasama ang Kajarad via page ng Facebook, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao. And as what I said po mga kapatid, no, magtanong napaka-importante para nang sa ganun mabigyan ng solusyon as soon as possible kung ano yung mga nararamdaman nila. Available ang ating klinika para sila ipaglingkuran dito lamang yan, matatagpuan sa loob ng Bandera Compound, Makasite Complex, Roja Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City pa lang. Tabi lamang yun ang PLDT office, no, ang Radyo Bandera, pumasok po kayo doon, nandun po makikita niyo po yung Nature's Medic branches, no. And of course, pati na rin sa ating pagbisita kasama ang Kajarad, no, sa kanilang mga lugar. Magsisimula tayo by next week na, no, October 15, no? So inimbitahan po namin ang lahat nating mga kapatid na nakikinig po dyan. Tayo po ay magsisimula sa bayan po ng Rojas, October 15 po ng umaga, dyan po sa Manga Building in front of Pentecostal Church. Sarap lamang po yan, katabi lamang po yan ng Radyo Bandera, ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Magpalisan na po kayo dyan kay Ma'am Christine. At as what I said, October 15 po yung schedule po natin dyan sa umaga. Sa hapon naman po ng October 15, dyan tayo sa Radyo Bandera Station, San Vicente Public Market, San Vicente, Palawan, no. Hanapin niyo po diyan si Pastor Galios at saka si Ma'am Mirna. Magpalista na po kayo ng maaga po diyan. Buong mag-araw tayo po ay nandiyan sa October 16. Diyan po sa bayan po ng Ilnido, diyan po sa sitio na Sigdan, Barangay Villa Libertad, Radyo Bandera Station, katabi lamang, malapit lamang yan po yan sa Armed Glass Supply, National Highway po ng bayan ng Ilnido, ha. Okay, buong mag-araw tayo diyan sa October 16. Magpalista na po kayo diyan kay Ma'am Ana. October 17 po ng umaga, dyan tayo sa bayan po ng Taytay. Hanapin niyo po dyan si Ma'am Marilu, dyan po mismo sa Radyo Bandera Station. Katabi lamang po yan ang Casa Rosa, no? At umaga po yan ng October 17. October 17 po ng hapon, dyan tayo sa Barangay Abungan, no? Dyan po mismo sa Barangay Gymnasium, no, dyan po sa Barangay Abungan. Pumunta po kayo sa Nature's Medic Branch, National Highway lamang yan. At magpalista po kayo dyan kay Ma'am Darlene, no? Yan po yung ating NatMed staff po dyan sa Barangay Abungan. Sa October 22, dyan po tayo sa Brooks Point, na sa Esperanza Compound, Moreno Street, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Dyan po si Ma'am Justine at saka si Ate Lori. Magpalista na po kayo dyan. As what I said, October 22 po ng umaga, dyan po tayo sa bayan ng Brooks Point. Sa hapon ng October 22, dyan po tayo sa Mabini Street in front of RHU Batarasa, Palawan, Radyo Bandera Station, dyan po mismo sa bayan ng Batarasa. October 23 po ng umaga, dyan po tayo sa Macadam Street, Makasuhut Compound, Bandera Station, Rio Toba, Batarasa, Palawan. Hanapin niyo po dyan si Ate Ope, no? October 23 po ng hapon ay dyan tayo sa bayan ng Rizal, sa Lubaton Compound, Barangay Punta Bahar, Rizal, Palawan. Hanapin niyo po dyan si Ma'am Ella. Sa October 24 po ng umaga, dyan tayo sa bayan po ng Quezon, sa Barangay Hall, Alfonso 13. Magpalista na po kayo dyan sa Pagayona Street in front of Eugenio Store, Nature's Medic Branch, no? Sa bayan ng Quezon. Dyan po sa bayan ng Quezon, no? October 24 po ng hapon, dyan tayo sa bayan ng Nara.
sa corner Panakanto, Nara Palawan. Hanapin niyo po dyan si Ma'am Nichelle, no, sa Radyo Bandera Station. Yan po yung kabuhang schedule natin kasama ang Gerald, na tayo po ay bibisita sa kanilang mga lugar na kung saan ay personal natin sila makakausap. Napaka-importante po na makausap natin sila dahil ito yung pamamaraan kasama ang Gerald na mabigyan natin sila ng gabay kung ano ang mga pwede natin gagawin pagdating po sa inyong karamdaman kasama ang Gerald. Panatilihing sumuporta sa advokasya ng Nature's Medic, no, especially sa ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic raffle bonanza kasama ang Gerald. This Monday uli, no, may weekly draw tayo kasama ang Gerald, no, at abangan nyo parati ang ating i-anunsyo na kung sino yung mananalo kasama ang Gerald ng ating weekly draw kasama ang Gerald. Monday, no? Yan, tuwing, yes, Monday. Malapit na pala, no, next month na, from October, November, November 25, yung ating grand draw kasama ang Gerald na kung saan ay may chance ang manalo sila ng flat screen TV. No, buong ano 'yon, buong draw 'yon sa buong lalawigin ng Palawan kasama ang Kajal, no. 45 inches ang flat screen TV, and then sa second prize ng laptop, third prize is ang gas range, and then 10 consolation prize, pati na rin ang bawat branches kasama ang Kajal ay may chance ang manalo ng Android phone kasama ang Kajal. So at the same time, kailangan nyo lang gagawin is magpagamot, magpagaling kasama ang Kajarad, no? I-maintain yung kalusugan, and the moment they maintain ang kalusugan sa pamamagitan po ng pag-maintain ng kanilang health sa pag-inom ng mga suplemento kasama ang Kajarad, at bumili lamang ng worth 300 pesos to 500 pesos na worth of product ng Nature's Medic and some of participating brands, and magkakaroon sila ng ticket, no, at yun ang idodraw kasama ang Kajarad, at may chance silang manalo sa mga papremyo sa paparating na mga buwan kasama ang Kajarad. And ika nga, the more tickets you have, the more chances to win kasama ang Kajarad, pati na rin ang pag-maintain sa ating kalusugan sa pag-inom po ng Nature's Medic Serpentina Capsule, na kung saan ay available po yan sa lahat ng mga leading Nature's Medic branches sa buong lalawigan ng Palawan. Marami na ang nakasubok, marami na ang natulungan sa pag-neutral ng blood pressure, sa pag-neutral ng blood sugar kasama ang Kajarad, no? And at the same time, pati na rin sa mga iba't ibang uri ng nararamdaman, all they have to do is to take Serpentina Capsule kasama ang Kajarad. Sa mga bago lamang na kakasimula ng pag-inom ng Serpentina Capsule, uminom ng 2 capsule 3 times a day, good for 7 days. Mag-ingat-ingat po sa mga peking Serpentina kasama ang Kajarad, no? Sa mga napapakinggan ko dito, no? May bumili kanina, sabi daw tag meron daw tag 4 pesos, merong tag 8 pesos, no, kung hindi ako nagkakamali, no. May tag 4 pesos at saka tag 8 pesos na Serpentina capsule. Naku po mga kapatid, mag-ingat-ingat po kayo, kasi nga na nakita na natin yung klaseng produkto na yan kasama ang Kajarad, na Serpentina nga ang pangalan, no, pero nung binuksan natin, matabang at hindi kaaya-aya ang lasa kasama ang Kajarad, no? Ako, matabang? Oo, at hindi natin alam baka kung anong saan nang galing itong produkto na ito. Naku po mga kapatid, no? Maraming kumakalat ngayon na mga peking Serpentina capsule kasama ang Kajarad. Lalong-lalo na yung naka-bottle na puti ang kulay kasama ang Kajarad, no? May ano yun, eh? FDA warning kasama ang Kajarad din, no? So hindi na natin babanggitin, no? But as what I said, mag-ingat-ingat po mga kapatid, no? Dahil kumakalat yung ano, mga peking Serpentina, as what I said, no? Ang halaga ng Serpentina natin is 14 pesos kasama ang Kajarad. Naglalaro po sa 14 pesos, no? So yun po yung presyo talaga ng Serpentina capsule, no? Mag-ingat po sa mga murang Serpentina, baka yun ang magiging dahilan na ikakasama pa ng inyong kalusugan kasama ang Kajarad. So much better po, no, pumunta sa mga lehitimong branches ng Nature's Medic, no, na kung saan available pong Serpentina capsule, at pati na rin sa mga some of butikas na malapit po sa inyong lugar kasama ang Kajarad. Especially may na supplyan tayo diyan sa Rojas, no. So yan kasama ang Kajarad, no. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon. God bless us all at naway panatiling maging malusog ang ating katawan. Maraming salamat sa iyo kasama ang Kajarad. Thank you kay Doc Lensanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Action! Bandera! Alas 12:51 ka Gerald dito sa isang bahay lang, daming kwarto, tapos bawat kwarto binebenta ng may-ari sa mga nakatira, tapos pag may relocation daw sa kanya mapunta, hindi sa nagbili. Pagka may bentahan kayo, lumapit na rin ho kayo sa barangay para kayo po yung kilalanin.
maliban doon sa mga papel na hawak ninyong dokumento. Aksyon! Pagdating kasi sa relocation, hindi lang basta kayong tinatanong eh, pati yung barangay nagbibigay rin po ng endorsement eh. Aksyon! Bandera! Good PM, Sir Gerald. Pwede pa rin po ba maligo sa dagat, sa bakungan, talaudyong, tiway po? Marami pa nga naliligo eh. Aksyon! Bandera! Maraming pumupunta, maraming naliligo. Aksyon! Nasa GCQ pa na, GCQ pa naman tayo. Hindi pa naman tayo ECQ. Kaya pwede at maluwag pa. Aksyon! Bandera! Wala na ho tayong oras. Ang dami nyo pa mga mensahe, ang dami pang mga sumbong. Kaya nyo po babasahin ko ito isa-isa ha. Pero okay na, kailangan natin magpaalam muna pansamantala. Thank you kay Girly Kadasyo. Thank you kay Bong Nimeño. Thank you kay Mark Steve Valdez. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating palatuntunan ng Aksyon Bandera ngayon pong Friday, October 9, 2020. Aksyon Bandera! Sa ngalan ng buong pwersa ng bandera, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong lingkod, ang pambato po ng Barangay Bangkaw Bangkaw, ka Gerald Gales, ang Patang Squad, at ganap na pong broadcaster. Paalam! Aksyon Bandera!